una, salamat po sa inyong pagtangkilik sa Curie NFT Academy. So dito lang may mga nagtatanong kung paano yung ginagawa natin para makakuha tayo ng mura na murang worth wrapped Ethereum sa ating Ronin. So actually hindi natin ma-define ang mura kasi ang Ethereum naman ay nagbabago. Ang tip lang natin ngayon is kung kailan ang pinakamagandang timing para makapag-load tayo ng WETH. Kung may available kayong pera, i-convert natin sa WETH using Binance and then we'll transfer it to the Ronin. So first thing na ginagawa ko ay nag-check tayo ng live gas fee. So kagaya ngayon, in peso, pag nag-deposit tayo ng WETH, if this is coming from Ethereum Network, pag nasa MetaMask na, about 736. So in dollars, yan ay about $15 lang. Kumpara sa mga nung nakaraan natin na nakita natin $30, $50. Pero yun nga, it's less than 1,000, so it's good na maglipat ngayong oras na to. Pero paano natin nalalaman kung kailan ba yung magandang timing? Okay? So this is in Axie.live. Okay? Ayan yung link. And then, the next natin titignan ay yung ethereumprice.org/gas. Dito, nakikita natin yung historical Ethereum gas price. So, ginagamit ko to para malaman kung anong araw ba sa buong linggo maganda mag-transact. Kasi kagaya nito, nung isang araw, pinost din natin sa Axie Sphere. So, follow the page kasi nagpo-post tayo doon ng mga updates about sa gas price din minsan pag may mga gantong anomalies and spikes. So kung mapapansin nyo, for this week from August 13 to August 19, merong mga naganap na mga spikes. Okay? So dyan sa mga spike na yan, August 13, August 14, August 15, August 16, so halos araw-araw po tayo, August 17, and August 19, merong mga spikes na nangyari. So para maiwasan yan, para hindi nyo matimingan yan, look at, always visit this at ethereumprice.org. Okay, so consolidation to ng mga historical data. Okay, and then nagbigay sila ng average for how many weeks na kinonsolidate nila yon. So yung mga pula na umaabot ng almost 500 gwei, yan, napatapat nung Wednesday, Monday, 3 a.m. So this historical, this may be different pa rin naman next week na Monday, depende sa magiging actual. Pero good reference to kasi marami siyang inipon ng mga previous data para may average. So yung puting-puti na almost close to 0 or about 0 to 10 ay ito. Itong Wednesday, 10 a.m. and 11 a.m. Yan yung pinaka sa buong chart, ito yung pinaka-puti. And now, today ay Thursday, 1 o'clock p.m., i-project lang natin na nandito siya about 42 gwei, which is acceptable, na yun niya, papatak siya ng ganung mga presyuhan na about $10 to $15, or usually based on experience about maximum $20, maximum 1,000 pesos roughly. Okay? So mangingatan mo yung mga malapit na sa mga gantong range na 100 to 150. Yan, 165, 130, ito yung medyo madugo, 422. So, dito nga siya nangyari. Dito, nung Monday na to, ito yung naka-apekto dun sa average niya. Itong instance na to, kaya sobrang namula. This is about 1,190 gwei. So, umabot yan, kung di ako nagkakamali, na almost in peso ay 30,000 pesos nung mga panahong yon. And then the other day nangyari din yung about 18,000 pesos, 15,000 pesos. Okay? So, yun mga lords, ito yung isa sa mga tool na ginagamit natin para mag-monitor ng gas fee. Kasi lagi Ethereum network naman ginagamit natin having ERC20 tokens. So now, let's try. And double check pa rin kung yun pa rin ang presyuhan. Ayan, gumanda na lalo ngayon. It's 590 pesos and in dollars, it's $11. Okay? So, for me, it's good time na mag-transact tayo sa Binance. Okay. So, first thing to do is check your wallet, syempre. So, kagaya ko, I don't have any Ethereum and I don't have any USDT to convert into Ethereum. So, I need to load up.
So the next step is maglagay tayo ng USDT. So bakit yung USDT ang nilalagay natin? Okay? Bakit hindi right na Ethereum na? Kung mapapansin natin kasi, kapag nirekta natin ng Ethereum, medyo fluctuating ang Ethereum. If I will duplicate this page. Okay. Yan. So, login lang tayo. Yan. So, kung wala pa po tayong Binance account, I would suggest mag-create na po tayo ng Binance account, get verified up to intermediate para mas mas maganda yung transaction. Okay. So, we can start adding up some USDT. Kasi nga, ang sabi ko nga, medyo fluctuating ang ating Ethereum if we will go to the market or directly go to the trade na mismo, makikita natin yung ating Ethereum price na yan, medyo fluctuating. So, habang naghihintay tayo ng tamang timing, normally, I will convert muna sa USD or I will load up USDT and then mamaya na ako mag-convert sa Ethereum so I can trade. Baka makakuha pa ako ng better deal. Okay? So, go to the wallet and then on the fifth drop down, there is a P2P, person to person. And with this, you will buy USDT sa tao na mas mabilis. There are other ways to load up crypto coins sa wallet na to using debit card or credit card, but I will use this option kasi mabilis itong option na to. And let's try. I don't have any USDT dito, just to show an example, and then I will buy. Okay? And the good thing with this, if you will buy, marami kang option na pagbibilihan and they have different rates. And then you can actually select a bank. So in my case, I am using Union Bank para makapag-transact. And I will load up ngayon about 100 plus thousand. So I will use yung pinakamura. Meron na tayong mga suki dito. But pupunta tayo sa pinakamura like this one, the QC Exchanger. And I will buy it. So with this, ang step na gagawin natin is ilagay natin in peso amount or in USD amount na yung kailangan nating gusto nating ma-receive. So in my case, I will load up 130,000 pesos. And then once na ma-place na yung order, it will generate an order number. And then, kung ano yung available banks niya, nandyan naman. But I will choose the Union Bank because this is the bank na gagamitin natin. Alright? And sabi dito, he has an instruction na mas gusto natin na i-paste natin dito mamaya yung ating transaction slip para meron tayong proof para mas mabilis na ma-approve yung ating payment. So, let's just greet him. Okay? Okay. Antay lang tayo. Yun. So, pumasok na. Na-mark as paid na. So, huwag kayong masyadong maano doon kasi mababait naman yung mga nandito. Okay? Okay. Magpasalamat na lang kayo pero hindi tayo makapag-chat. So, it's fine. Alright. So, pumasok na rin naman na dito sa ating account. So, I can transfer to Spot. Okay? So, once na mapunta na siya sa P2P wallet ninyo, okay, and dito na yung ating USDT. And ililipat natin siya sa ating Ronin mamaya. Pero to do that, i-transfer muna natin. The next step is, within the P2P is, i-transfer natin to sa ating Fiat and Spot. Kasi sa Fiat and Spot lang tayo makakapagsimula, makapag-trade. Okay? And then we will mark this, confirm. Ilipat ko lahat. Maximize. So, nag-zero yung aking P2P. So, the next thing you will do is go to your Fiat and Spot. Sa Fiat and Spot lang tayo makakapag-deposit and withdraw. So, andyan naman yung marker na yon para hindi tayo malito. Alright. So, now meron na tayong USDT. Nakapasok na after transferring from P2P. Okay? So, ititrade na natin siya. How to trade? Ensure lang na merong Ethereum na kayo na wallet. Sa mga favorites ninyo, you can search it kung wala sa mga favorites ninyo. Look for Ethereum and then ibibigay nyo itong Ethereum. Now, you go to this area where you will trade it using USDT because you have USDT as your currency na available now. And
So yung current price is about 2973, 2978 yung nandito. So pwede natin siyang saluhin. Saluhin natin. Nagre-reflect na rito na meron akong 2539. I will trade with about 2000 USDT. And then try natin siyang saluhin sa about 2978. Okay. Yan. Saluhin na natin siya doon. Medyo nagbabagal yung ating Binance. So, hintay lang tayo. Kung yan yung actual. Kasi hindi gumagalaw yung mga bids dun sa gilid. Okay. Pwede yan. Hintay lang natin ha. Timing lang tayo. So, it's more of a timing. Kasi titignan natin kung ano nang nagiging presyuhan talaga actual. So, 2978. Abangan natin sa medyo mas mababa sa 2977 na price. And then I will again put $2,000. Okay. And then I will place an order. So it will create an order na sa inyo and then it shall reflect dun sa baba. Kung di pa siya ge-reflect, just refresh it. Ayun. So nagkaroon tayo ng buying, nasa buy side tayo for 2977 price. And we are paying about $2,000 and hintay natin siya ma-fill kasi medyo tumataas ulit siya. Or kung medyo may inip ka sa pag-akyat baba ng price, okay, pwede mo siyang saluhin ng malapit na doon kung medyo na natatagalan. So how to do that? Kung hindi pa na-hit yung price at medyo naiinip ka, you can cancel this order, okay? You can cancel all and then revise the price at 2980 kung yun ang gusto mong pricing. And then put kung magkano ng USDT ang winning kang i-spend. Pwede mo siyang ilahat ng 100%, okay? Or yun na doon. So dito, hindi siya nag-reflect pa yung ating pagka-cancel. So nagbabagal ang ating Binance. It's fine. Ano ang current price? 2984 ng current price. Okay. So, ganito, kung hindi pa rin siya nahihit, pwede mo siyang bilihin ng siguro 2985, saluhin mo sa 2985 dahil medyo nagpa-fluctuate siya. Kung gusto mo siya i-maximum doon, it will be about 0.85 Ethereum, pero pwede mo siyang lagay dito na siguro gawin natin 2,100 para matira. Yan. Yung matira, 0.7, sakto natin. Or pwede rin natin isakto na ito rin ang baguhin natin, yung Ethereum, kung magkano gusto mong bilihin. Okay? And then I will post buy. Okay? So it will create it. And then we will know kung nabenta yon. So you can refresh ulit pag medyo nagbabagal. Ayan. Refresh lang natin kasi medyo nagbabagal siya. And then let's see. So mukhang nakuha na kagad dun sa kanina kasi nabawasan na. So sa 2985 mukhang nabawasan na. Marami kasi nag-place sa 2985 na kagaya natin na tumataw na nga ng 2985. So na-hit na yan most probably. And then how to check kung pumasok ng Ethereum mo? I go to the fiat and spot ulit. And check your Ethereum balance. Your Ethereum balance is now, yung kanina, 0.7 ang sinet natin, pero nagkaroon ng konting sa exchange rates, nagbago siya ng konti. And 0.6993 yung available natin sa ating Ethereum. And then we will withdraw. We will withdraw it. Okay? I-withdraw natin siya sa ating Ethereum wallet. So, make sure na meron kayong MetaMask na nasa Ethereum network. So, doon kapag nag-create ka naman ng MetaMask, you can follow the other videos ng Axie, ng Cure NFT Academy for creating MetaMask account. Pero yun ang unang lalabas sa'yo na dapat, yan, kagaya nito, for this example, I have 0 Ethereum. Siguro gawa tayo ng isa. We can allocate this one as an example. We can use this as Ethereum wallet, okay? As my Ethereum wallet.
Sa ating MetaMask, pwede tayong gumawa ng maraming account and then you can link it with the different networks. Okay. So we can withdraw it na doon sa address na yon. So you ensure na nasa Ethereum wallet ka and then this is the address na pupuntahan. This just to ensure na zero Ethereum to pa, just for example. And then we will hit the withdraw button and then it will lead you to the withdraw crypto tab. And then with this withdraw crypto tab, ensure din natin na Ethereum yung i-withdraw natin. Okay? And the address ilalagay mo rito is the MetaMask address na nasa Ethereum mainnet. So you will copy this full on the clipboard and ito yung gas fee niya, about 528. Approximate lang naman to, mamaya malalaman natin yung actual after the transaction. So hit the ERC20 network and you can max it. Sagad mo siya kasi na may withdraw natin and it will charge you about 0.0035 network fee. So you will withdraw. And upon withdrawing, it will lead you to another verification. One is from email, one is from phone, and pwede mong dugtungan pa yan ng Google Authenticator. You can do it. So now, lagay lang natin yung ating sa email and sa phone. Okay. Sa phone is ito. And then sa email ay hintay lang natin pumasok. Ayan. Okay. So napasok na natin siya. There you go. So, naghihintay na yan. Pwede mong i-save itong address na to para nakasave na siya sa'yo pero walang problema. And this is normally yung lumalabas na prompt. Sinasabi na your withdrawal request will be reviewed. Okay? So, it's being reviewed and will take approximately 12 hours. So, basically naman, nilagay lang nila to as a disclaimer kasi nga minsan nai-stack, nagkakaroon ng spike ng gas fee. So, 12 hours na sinasabi nila. But yung ngayon nga, ang transfer sa Ethereum mainnet ay medyo mabilis, kaya nga siya medyo mura, wala masyadong traffic. So okay lang yan, hindi yan naabot ng 12 hours. So okay matakot, yan ay mga standard warnings lang. Okay? So now, hihintayin mo na lang siya na pumasok sa iyong Ethereum wallet. And how to monitor it? So you can check it kung ano na nangyayari. It says here processing na. Okay, so na-approve na kanina. Then you can check here what's exactly is happening. So this is the withdrawal na submit and after 1 minute ay nabigay na. Alright, and estimated naman is within the same time frame naman. Okay, and the transaction ID ay nandito for you to monitor sa Etherscan kasi nga nasa Ethereum network tayo. So you can go directly to that link to monitor it. So yun ang sinabi, naging successful. Okay? Agad. And, charge lang tayo ng $3.39. So, magkano yan in peso? So, kung mga about 51 pesos ngayon, $3.39 times natin sa 51 pesos, 172 lang. Compared dun sa initially na dineclare niya na 573 or 500 plus. Say, 570 minus 170. So, nakatipid ka ng 400. Dahil mabilis. Okay? So, yun sinasabi natin. So, hintayin lang natin pumasok sa MetaMask wallet natin. Ayan. Actually, pumasok na kagad. So, now we have this. Na Ethereum. And the equivalent US dollars is 2083. So, nagkaroon tayo ng konting bawas sa ating equivalent USD. Kasi kanina, sa Binance, about 2089 yan. Kung di tayo nagkakamali. When we traded it sa 0.7 Ethereum. So, meron tayong mga konting permanent losses due to transaction trading fluctuations. So, mabilisan natin kaagad para mahabol natin yung ating magandang mga gas fee. Kaya ngayon, ang gas fee ulit, balikan natin in peso, 645 lang. Okay? The next thing you will do is punta tayo dun sa natin siya gustong ilagay. So, kagaya ko, gusto ko siyang ilagay sa Poggy Bills. Okay?
So, follow nyo na rin ang Axisphere page. Go to Facebook at nagbibuild po tayo. And look for Axisphere. Okay? Kung kayo maliligaw, it's facebook.com/Axisphere. Okay? So, nandito na nagbibuild tayo ng mga mura and sulit na mga bridge. So, shameless plugging lang din. Babalik tayo sa ating deal. So, lalagyan natin siya rito. And what you will do is, you will go to the either dito na mismo sa deposit and then go to the Ronin Bridge. Okay? That's one option para ma-access mo bridge.roninchain.com. Or pwede ka pumunta sa mismong marketplace. Sa mismong marketplace, ensure lang na nakoconnect na yung iyong account. So, go to your account and you can hit this deposit to Ronin. Okay? Upon depositing sa Ronin, yun din naman yung ibibigay niya. However, you have to connect it dun sa tamang network. Okay? So, sa kagaya ko, ang nandito na network na ilalagay natin dito ay deposit to Ronin. Iyan yung kanyang Ethereum network. I-ensure natin na dun siya pumasok. Yan. So, hindi. So, kailangan mo i-connect yung tamang Ethereum wallet mo to connect it. Okay? So, kung mapapansin mo, double check the first and the first digits and the last digits. I have 7BC6. 7BC6. And I have the 0x299C. So, nasa tamang source na tayo. Because this will be the source of the fund. And the Ronin wallet na pupuntahan ninyo is kung saan nyo mo siya gustong ilagay. And since I have many wallets, okay, na nandito. Ayan, ang dami niyan. Okay. Kung saan ko siya gustong ilagay, pipiliin ko lang. And then I want to put it sa Pogi Builds. And I will copy this address. And yun, ilagay natin siya dito. Yung address na yun, ending with F2B2. Double check it natin, ending with F2B2. Okay. And we will select Ethereum as our wallet. Okay. Dito, pwede mo siyang i-max. But again, you will have to consider yung gas fee na kailangan may bawas. So in Ethereum, that is about 0.0072. Kaya hindi ka pwedeng lumampas doon. Tapos bawas ka na siguro ng konti. In my case, hindi ko siya sasagarin because I will use it for my other transaction. So probably ang ilalagay ko lang muna ngayon ay about 0.65. Okay? Ibunin ko yung 0.05, I mean 0.049858. doon sa ating Ethereum. Pero yun lang tatransact natin ngayon. And I will hit next. Okay? So, mag-transfer na tayo from our Ethereum network papunta sa ating Ronin network or yes. And then we will confirm it. Ensure lang po natin ng ating bridge. So, sinasabi niya na yan, no? About $18 yung i-charge sa atin. So, still, that's less than 1,000. And we can confirm it. At hintayin lang natin na maging successful transaction by monitoring through Etherscan. So ngayon wala pa yan, so i-refresh lang natin until mapasok niya dun sa dito yung transaction. Okay. So basically nandito pa siya, nagde-deposit pa. You can speed up if you want, pero hindi ko na ini-speed up madalas kung ano yung sinasuggest natin, pero ito yung gas fee natin ngayon. So, okay lang yan. You can update it kung kayo po ay advanced users at alam nyo po ang konsepto ng mga transactions, pwede nyo pong i-update yan. So, I will close this and then let's wait na pumasok siya. Let's monitor again. Medyo bumababa. Gumaganda ang palitan. 800 naman yun. Kanina, sayang kanina na nasa 600 na lang. Pero okay lang yan. Malalaman natin yung actual na naging traffic. Okay. And then refresh natin yung transaction hash. Yun, successful. Okay. Transfer tayo doon and let's see kung magkano ang inaabot yung transaction price. Tayo lang natin. Malalaman natin yung magiging transaction fee niyan. Ito yung ano eh. Ito yung naging in Ether. Ito yung in Gwei. Usually may conversion dito kung magkano ang inaabot in dollars. So wala pa siya dito. Okay. Andito pa siya sa atin. So pumasok na siya.
So there are two ways to monitor kung magkano yung inabot na gas fee. Pwede kang dumiretso dito sa MetaMask and hit the view on Etherscan. So that's one option din para malaman natin. Dito ka habang naghihintay, follow nyo yung page. At may mga available, isang lang available na team, the rest ay sold na. Okay, nagbibenta tayo dyan ng mga mura. Oh, mga high God quality ng mga axes. Like this one, ABP na pure na 97, 97, 99% with the breed counts of only 3 and 4. 62,000, 65,000, 68. Okay, syempre pag mga may 99% ka, mas mahal yan kumpara sa normal. If you're limited to about 95% purity and 4 out of 7 yung mga breed counts, mas mura ang bigay natin doon. Okay? So gaya nito, in EAP na magandang purity and 3 of 7 ng mga breed counts, binito natin na mas mahal, of course. Okay? BBP with 69 for 100% na may 4 out of 7. So plug lang natin yan at follow na rin yung page and while waiting na pumasok. Yun! Masasabi lang natin. So pumasok na, meron tayong 0.7313 Ethereum with Wrapped Ethereum na pwede natin ipangbili sa ating marketplace. Yan. Okay? Ngayon, pagbibili sa marketplace, isa sa mga tip natin, meron tayong ginagawa, pwede ka dito, yung mga filters ang gamitin natin, na nandito, pili lang tayo kung bis ang hinahanap natin, look for some parts na gusto natin, like Ronin Im. Okay? And, pwede yan, walang problema. Pero may isa po tayong bibigay na link, na good, which is, doon sa mga hindi pa nakakaalam, we go to Axie Zone. And sa Axie Zone, there is a useful tool at medyo pleasing sa mata. Go to the Finder. And ito to fetches naman yung nagagaling sa marketplace. Okay? And you can select here kung anong gusto ninyo. Say like Beast and then choose a card na gusto natin. Right? And you can choose say Ronin or Imp. And maganda rito, may mga key na pwede kang ano, like search for poison. So makikita mo kanina yung mga poison na mga breeds, okay, na mga breeds sa mga parts. If you want to search for about energy, so ito may mga energy gain nandiyan, nakalista diyan. Okay? If you want some critical strike, ito rin naman siya. Okay, so pwede yan and then it gives you. Pwede mong piliin kung gusto mo ay virgins. Okay, 0 of 7 with a maximum purity. Ay kung gusto mo lagyan pa ng mystic part, it's up to you. Kung gusto mo yung all, pero ang pinipili ko syempre yung for sale. Or kung meron ka na specific na ID, pwede mo ilagay dito. And that's it. It gives you some suggestions at nandiyan yung mga tag price. The good thing with this, you don't need to install yung freak extension because you can hit the view genes para makita mo kung ano yung mga purity nila. 89, 91, 89, then gano'ng kalinis. And then it enlist here ang energy requirements na 2, attack damage of 145, and total shield of 50. So dun sa mga sumisipat, effective na effective to. Okay? And yan o. Nandyan yung anong yan. Nandyan yung mga information na yan. And even dito sa harapan, sa mismong card, makikita mo rin dito yung mga yung summary. Makikita mo rin yung mga purity. If you want to choose, say, 3 purities, ayan, so makita mo may mga aqua, bird part na nandyan. And basta mabilis makita, hindi mo na kailangang silip-silipin isa-isa yung mga skill. Okay? Kung sanay na kayo tumingin sa mga parts, mas madali. Kung kabisado nyo yung ibig sabihin ito, gaya nito, with this sharp horn, yan ay ivory staff, so that's Imp. And yung may parang ninja na buhok sa likodan, that's a Ronin. So, yun yung Ronin natin, the single combat. Okay? So, yung mga ganung puwet, malalaman natin na naming lecreation siya, yung naming lechon kay Gravelan. So, yun. Mas mabilis pong sumipat dito. And, no need na mag-login. Once na nakalagin ka na sa iyong Ronin, nandiyan na siya available to hit the buy button na. But I will not do it ngayon. So, sa mga future videos, abang lang kayo mga Lodi Cakes. Pumasok na yung niload nating with. So, good na po tayo doon. And sana marami kayo natutunan. And subscribe to the channel. Thank you. Have a good day.
TCO